Everyone, good morning. Welcome to Joe Life in the Philippines. Andito kami ngayon sa Somna. Today is Monday. Ito na namin kadi tapos lang namin nagdilig ng halaman dahil super ka init. Back to work na naman kami. So ito yung maganda nga bulaklak, yellow ang color sa bungabilya. So mga bungabilya dito, meron ng mga bulaklak. Ito siya maganda. Ito naman siya. Ayan na naman. Katabulagay lang siya ng abono. Punta tayo. So, punta ako sa dragon fruit ngayon. Magdidilig. Nagdidilig kami ng dragon fruit. Yan, kukunin ko pa to baba sa taas. Pasyal muna tayo sa garden ni ma'am. At ang mangga, nanguha na siya, namulaklak na. Ito siya. Ay, namulaklak na. Ay, ikaw mamulaklak ang madami. Ikot-ikot tayo sa mga kuan. The morning ngayon, sobra kainit. But, okay pa rin. Kasi, kala ko namatay pala. Yan si dragon fruit. Karas-karas yung mga tutunlan dahil na pag mainom ka ng tubig tapos biglang malamig na tubig, so nakinanan dakit, oh. So yan si dakit ay 83 lang din yan siya. Yan, marami kaming abono na pahakot last Saturday. Laki na niya. Kaya punta tayo sa kuan, dragon fruit, kasi nagdilig si Perry. Pag maaga, ang gagawin namin dito, diligan sila pag mainit. At saka lumaki na sila, oh. La la la. Tapos meron na isang palok dito. Ayan, malaki na. Ito siya. 360 red. Pink. Ganda niya tingnan. Dami. Doon pa. Yan lang kalagayan ngayon ng farm ni Ma'am Elsa sa mga flower garden niya. Malaki na. At yung mga bukuan niya, bungabilya. Ito siya,
bumalik na yun sa dati. Hindi na siya malungkot. Dapat kung saan lang kasi yun sila nilagay, doon lang muna. Kasi pag ilagay mo sa init, pag ayaw nila yung lugar, ay talagang mamamatay. Kaya ito rin, mamamalit na siya ng kuan. Ito siya si lalaki. Super big. Yesterday, nakabili ako ng anahaw. Ito siya si anahaw. Gusto kasi ni ma'am ng anahaw. Kaya, namatay yung unang anahaw. So, buti nakakita ako ng isa. So, hindi ko muna to ilagay sa lupa. Ilagay ko lang to sa malaking paso. Kasi para hindi siya mamatay. Lalo na ngayon mainit. Pero, lalaban ito sa mainit. Depende lang siya sa kuan. Hindi mo na siya biglain. Okay. Pasyal mo na tayo. Kasi mamaya, punta na naman ako sa kabila. Malapit nga lang dito. Mayroon din akong ililipat sa malaking kaang. Ito siya. Kasi malaklak na siya ng marami. Kaya kailangan ko na siyang ilipat. Ito naman siya. Lagi siyang, nalagyan na siya ng abono. Nagbigay na siya ng bulaklak. Ayun, akala ko hindi ito siya maano eh. Tagal talaga. Ang gusto yata nito eh, sobrang init. Eh, hindi mag lalabas yung bulaklak niya. Okay. Gagawin na lang dito, magwalis-walis. Kasi merong ano eh, nakamawiran lang ito. Minamower lang yun siya, lawnmower, para ang importante yung mga halaman lang ang mga kuan. Ayan. Mga garden namin na talong, medyo sa sobrang init, kuan siya, dry. But yung malaki doon, papalitan na namin yun. Kasi meron ka, i-ready namin sa pag, i-ready yan pag, kuan, tag-ulan. So, kailangan lang siya talagang, kuan, triman. Ito yung kabila. Ayan, kabilang area ni ma'am na puro na ng bulaklak. Diyan banda. Kabilang area. Ayan. Maririnig mo yung mga ibon na sa taas. Namumunga yata na yung ano, yung germelina. Ayan, maganda yun para itanim. Ayan, mga puntahan ko yung dragon fruit dahil mag-spray kami mamayang hapon nito. Meron kami i-spray nito at para siya maging healthy. Ayan, so diniligan mo na. Diniligan siya. Maaga kami nagdilig para kuan siya. Pag mainit na, maano yung dragon fruit. So, yan. Tingnan natin. Hindi lang kay itatanim lang ang dragon fruit. Pagkatapos ng tanim, dalawin na naman. Lalo na to. Ito pag dumadami, ay meron siyang isa na no. Yun, nasugat to eh. Kunin ko nga yung ano, stream. Yan siya.
Thank God, marami kaming tubig. Makasustain sa aming mga dinidiligan. At so, dito banda yung mga kuan lang. Mamayang hapon pa ni, sprayhan o kuan. So, ang dragon fruit kasi gusto nila yung kuan. Gusto nila yung walang aong. Yung wala bang nakaharang na kahoy. Paborito nila itong mais. Sobrang init. Kaya, hindi to sila ang babantayan lang nito yung magkaroon sila ng fungus. Kasi pag mayroon magkaroon, hawa-hawa sila. Ayun. So, yan. Marami kaming tubig sa balon. Kaya, kahit saan kami magdilig, magawa namin. Saka salamat din si Dudong, ay aking darling. Kasi, alam niya yung ano eh, kumbaga, pag wala, pag konti na lang tubig sa kabilang balon, punta na naman sa isang balon. Hinihila-hila lang niya yung mga kwan. Tinatanggal yung mga, at tinatanggal lang yung water pump. Kaya, ito, matatapos sa tagdilig. Then, hintay ko muna yung mga magtrabaho sa kabila para samahan ko din sila yun mamaya para makuha nila kung anong gagawin. So dito yung mga sitawan dati. Bali, ready na naman siya sa next taniman. Pero ito ngayon, focus kami sa dragon fruit. Yan. Good morning, Ma'am Elsa. Good morning din po ni Ma'am Ma'am Purisima Price. Good morning, Ma'am. Thank you for watching Geo Life in the Philippines. Salamat din, Ma'am, sa blessings na binigay mo po. God bless. Og so dito tayo sa kuana. Paalis pa tapos na si Perry. Then yung mga mangga sa baba. Ano na yun, namulaklak na siguro. Pero dito sa kabila na malaklak na. Sayang naman sa kuan o sa mga rice. Hindi pa naani, natukong na. Yan. So ito yung mga bonggabilya na nabili ko sa kuan sa isla. Yan siya. So ibibilagay namin dito kasi gawin din to siya ng kuan tawid. Hindi na to siya rice field, tawid na to. Then dito din, lagyan namin siya. Yan. Iniligan lang siya dahil bago pa siyang tanim. At dito banda, mataba ang lupa. Kasi kuan siya yung rice field siya dati. Then yung mga abono dyan dati sa taas, pupunta rin dito. Kaya buhayin muna to at ilagay lang muna dyan para di siya din hindi siya mamatay. Ito siya. Nabili ko sa island. Yan ang isang bunggo ito.
bunggo yung bunggo ni Madam. Saka ito siya. Yan. So gusto ni Ma'am na may ganitong malalaki. Kaya kung ano to siya, mabubuhay na rin to. Mabulaklak na din to siya. Kasi kuan eh, matanda na. Maganda to ilagay siya sa malaking paso. So yan lang muna ang update ko today. Monday, and thank you so much to all my viewers and subscribers, silent viewers. Thank you for watching, and thank you po sa aking mga boss. God bless and have a great day.